Morning guys, Raja Hao. Saturday, walang pasok. Kape tayo. Kinausap ko yung boss ko kahapon. Tinanong ko kung pwede si Eddie sa office. Kasi nga, graduate naman siya ng IT. Ito yung isa naming Pilipinang nagtatrabaho sa opisina, umuwi na. Ngayon, alam ko nangangailangan sila ng kapalit. Pero hindi sila nag-hiring. Kumukuha lang sila ng tao sa amin. Ngayon, pinirekomenda ko si Eddie. Ngayon, sabi ng boss namin, titingnan daw niya kung pwede. Kasi nga sabi ko, half Taiwanese siya. Ngayon, malalaman natin, siguro next week, check pa daw nila. Sinabi ko yun kasi para may option si Eddie. Kung sakaling hindi niya gusto doon o mabigat yung trabaho doon, pwede siya dito. At least alam ko dito, safe siya. Wala kasi siyang SIM card kaya wala kaming contact. Sa YouTube lang kami nagme-message. Ngayon, sabi ko sa kanya, kung hindi siya busy, pumunta siya rito para at least alam ko yung nangyari. Natanggap na yata siya eh. Sabi ko, pumunta siya rito. So habang hinihintay ko yung reply niya, ituturo ko kayo sa room ko kung ano itsura. Guys, ito yung makikita nyo dito, ano to, roto, walang, hindi ako naglinis. Kung ano yung itsura niya, talagang yun ang makikita nyo. Hindi siya ganun kaayos, hindi siya ganun kaganda. So tara. Ito yung pinaka living room. Yan, mga gamit namin. Tapos dito meron tatlong kwarto. Dalawa kada isang kwarto. Ito yung kwarto namin. So yan. Hindi siya ganun kagarbo. Hindi ganun kaganda ang dormitory namin. Pero okay na rin kasi may CR sa loob. Yun ang napaka-importante. Yan guys, yung makikita nyo, wala. Puro kalat. Skateboard ko. Yan ang higaan ko. Dami, puro kalat to. Ganyan ako ka-organize. Ito yung damitan ko. Yung operador na yun, pinulot ko lang yun. Dati kasi yung bed namin, ganito. Double deck siya. Sa taas kami natutulog. Bali, parang double deck siya pero wala sa ilalim. Sa taas ako natutulog dati, dito ako dati. Kaya lang abala kasi akyat pa ba, akyat baba. So, ganito yung damitan dati. Mga ganyan. Ito kay Bert to. Yari tayo kay Bert yan. Ayan. Ito ako dati. Ayan yung mga gitara ko. Tapos yung CPU ko, dyan ako nag-edit. Yan. Super luma na yan. Windows 7 pa. Kasi ito, yan yung kay Bert. Ito, binili niya rin ito. Kasi nga, kulang sa cabinet. Alam. Tapos yung CR namin, yan. Yung CR namin. Shower room. Yan ang itsura ng room namin. Kasi, luma na ito. Kaya, kahit linisin mo, mukhang madumi pa rin. Ito naman yung sa kasama ko, kwarto niya, nilagyan niya ng kurtina para may privacy. Ito yung bed ko dati, kaya lang, akyat baba ako, kaya ang ginawa ko, binaklas ko yung dito sa kabila. Tapos may nakita akong bed na tapon dun sa labas, pinulot ko, binuo ko. Kaya ito yung kinalabasan niya, ginawa ko lang yan. So, nasa baba na lang siya. Tapos, ito, ginawa ko na lang din to, yung mga kurtina para may privacy.
Yan. Mga pinulot ko lang yan. Mga pinulot lang yan. Lagaan na sapatos. Ganyan ang itsura ng dorm namin. Hindi kagaya nung nakikita nyo sa iba na magaganda, malinis. Dito, luma na. Pero okay pa rin. Ang importante dito yung meron siyang CR sa loob. Ayan yung dorm namin. Ito lang yung factory. Kaya malapit lang. Nasa loob kami ng isang compound. Busy siguro si Eddie. Baka naglilipat na. Sabi niya kasi natanggap na siya eh. Hinatid niya kasi yung resume niya kahapon. Kasi sabi ko gumawa siya. Pumunta siya ng tanghali, break time. So natutulog yung mga tao. Hindi ko alam. Nung pumunta ako sa guard, alauna, umalis na pala siya. Hindi ako tinawag ng guard eh. So hindi kami nagkita. Kinuha ko lang yung resume niya. Inabot ko na sa boss ko. So, ano na balita? Ito na si Eddie. So, tama yung kutob ko. Nalilipat na nga siya. Kaya hindi siya nakaka-reply. Ngayon, pumunta siya dito sa dorm namin. Tingnan mo yung kwarto ko. Pasok ka. Ganyan ang kwarto namin. Oh. Parang ganyan din yung nakita ko. Oo. Karamihan ganyan. Kadalasan. Oo. Kaya na dapat may cortina ako, no? Kasi doon wala eh. Bibigyan kita? Hindi na. Anong hindi na? Pag bumili na rin ako ng kumot. Sabay ko. Yung door mo ganyan din? Parang ganyan. Pinakita mo na? Eh. Pinakita mo na? Okay. Ilan kayo dyan sa loob? Dalawa lang kami. Ah, dalawa lang. So, ano nangyari dyan sa punta mo kahapon? Pinata ako yung lugar, nag-taxi ako. Nako? Ano nga, siningil sa akin kagad, 100 eh. Oh. Tapos, pwede pala lakarin. Tatagayin ka talaga sa ganun, hindi naman nila ituturo yun eh. Sino nakausap mo yung may-ari? Hindi, yung kahera muna. Oh, tapos, buti marunong mag-English? Hindi, sige na, minahandarin ko siya eh. Marunong ka naman pala eh. Konti lang. Okay na yun. Ngayon, tapos, sabi niya, tatawagan daw niya yung amo, tapos pinaalam niya, ah, okay, punta ka na daw sa factory. Guys, ito mo dala ni Eddie. Nung pumunta kami ng night market, siya na nagbayad ng lipstick. Tapos ito, nagdala na naman siya. Kahapon, may dala siyang tinapay. Masyado magastos to eh. Pero, tikman natin. Tama-tama, di pa ako nag-aalmusal eh. Ewan ko, pag ganitong walang pasok, wala akong ganong kumain. Sigurado ako, kumain ka na? Kumain na. Naka-isang ganyan na ako. Mmm. Sarap daw. Pag mainit siya, masarap. Magkano yung ganito? 50 NT. Tama, ingwensa. Isang tip guys sa amin dito sa OFW. Mas mainam yung magsulo ka na lang magluto kaysa dun sa may kasama ka. Kasi mahirap nga yung merong hindi gusto nung isa, gusto mo, mahirap. Pero kung sarili mo, kaya mong lutuin yung gusto mo, kaya mong gawin yung gusto mo. Kaya ako, dito sa amin, kanya-kanya kami. Magkano nga pala yung offer sa ito? Ang pagkakasabi mo nga nasa parang 30 ganyan. Oh, sabi ko sa'yo, 30? Mataas ang ano nila sa amin eh. Kasi ano siya, Taiwanese nga siya. Mas mataas ang ano niya, rate niya kaysa sa amin. 30, wala pang OT yun. Oo, oh, at saka yung dorm libre at saka pagkain. Oh, kami may, yung dorm niya libre. Kami may bayad ang dorm namin. Pati pagkain libre. Ba, malaki kikitain mo. Iba-iba pala ng sitwasyon, ano, pagpangalan. Kung bakit kasi yung tatay ko hindi naging Taiwanese eh. Taiwanese. Diba ni Chao nga? Tawai Chang. Puso? Hindi, hewan ko wala ng huwe mo. Taiwan huwe? Taiyi ya? Taiyi ya? Ni ting de dong ah? Ting de dong ah? Ha, wo hui bu hui zhang taiyi ga? Oh, Taiwan, marunong pala eh. Ha, wo, te ha gong Taiwan huwe bu ah? 哦, 他會唱啊,我不會。台語你不會啊。不會啊。你在樓上都講國語比較多。對對對對。哦,謝謝。地方不一樣。就不一樣啊。哦,謝謝。OK,謝謝。爸爸我真的跟馬格麗,馬格麗真的跟爸爸。So guys,atid ko na si Eddie kasi may trabaho na siya. Balik ko sa MRT. So, ito yung red line dito ka sasakay. Saan ba tayo? Ah, dito. We're here. Yeah, San Hee. Dito ka nga pala bababa sa Mingguan.
red line, diretso na yun. Hanggang Damsay, dulo yun eh. 2, 4, 6, 8, 10. Mga isang oras biyahe mo. So yun, baba ka dun sa ano, sa escalator na yun, dun ang platform. Dun sa dulo? Ito, ito yung escalator na to. Meron din sa dun sa baba niyo. Sige na, ingat. Jim, thank you. Ingat. See you soon. Bye. Bye-bye. So guys, hired na si Eddie. Sabi ko sa kanya, pag maluwag dun sa napagtrabaho niya, papakita ko sa inyo yung tinuluyan niya, yung dormitory niya, pag pinayagan siya. So mission accomplished tayo guys. Malapit lang naman siya dito, mga 1 hour lang ang biyahe dito. So tapusin ko na to. I'll see you next time. So it's the end.